Huwag kang magpapaiwang mag-isa sa classroom nyo. Baka may marinig kang magpapatayo ng balahibo mo. Narinig mo ba? Spotify Podcast. Story Time. Ako si Joshua. Ang kwento kong ito ay nangyari nung nag-aaral pa ako sa University of Santo Tomas. Alas 8 ng gabi nang matapos ang huling klase namin. Pero napagdesisyonan ko na magpaiwan na muna dahil gusto kong tapusin yung project na ginagawa namin. Dahil ayokong gawin yung project namin sa bahay. Dahil hindi ako nakakapag-concentrate dahil sa ingay ng mga tao doon. Palagi kasi nagtatalo yung mga magulang ko sa tuwing sa bahay ako gumagawa ng project. Kaya pinili ko na lang na hindi na muna umuwi ng gabing to. Pero yung isa kong barkada, niyaya pa rin akong umuwi. Uy, di ka pa uwi. Mamaya na lang, tapusin ko muna to. Sigurado ka ba? Papaiwan kang mag-isa rito? Oo naman, bakit? Hindi ka ba natatakot sa mga kwento-kwento tungkol sa room natin? Gawa-gawang kwento lang yan. Hindi naman yan totoo. Yan ang gusto ko sa'yo. Malakas ang loob. Oh, mauna na kami. Ingat ka. Ingat din kayo sa pag-uwi. Habang tinatapos ko na yung project ko, bigla akong nakaramdam ng katahimikan. Para bang bigla akong naging mag-isa sa buong building namin. Hindi ko na lang pinansin yon dahil gusto ko nga matapos na yung ginagawa ko. Mga ilang saglit lang, bigla akong may narinig na iyak ng isang babae. Pero sobrang hina pa nun. Kaya nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko at hinayaan ko na lang yon. Pero maya-maya lang, parang lumalakas na yon. Dito na ako nakaramdam ng konting kaba at takot. Kaya ang ginawa ko, tumayo muna ako at sumilip sa labas. Pero wala akong nakitang tao doon at nawala rin yung iyak ng babaeng naririnig ko. Kaya bumalik ulit ako sa pwesto ko at tinuloy ko ulit yung ginagawa ko. Hanggang narinig ko na naman yung iyak ng babaeng yon. Sa pagkakataong ito, palakas ng palakas yon. Yung tipong papalapit siya ng papalapit sa akin. Sa oras na to, binilisan ko na yung paggawa ko ng project ko na parang may hinahabol akong oras. Dahil hindi tumitigil yung iyak na naririnig ko. At parang papalapit ng papalapit yun sa tenga ko. Dito ko na hindi kaya magpanggap. Dahan-dahan kong inayos yung gamit ko nang biglang mamatay yung ilaw sa room namin. Pagkapatay nun, dali-dali akong tumayo kahit hindi ko pa nasasara yung bag ko. At dali-dali akong kumaripas ng takbo pababa habang sumisigaw ako sa takot. Paglabas ko ng building, nakasalubong ko yung guard na sabi sa akin nun. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagsisisigaw? May babae akong naririnig na umiiyak. Saan ba ang room mo? Room 406. Nagtaka ako pagkasabi ko nun. Parang hindi nagulat si Manong Guard. Parang wala lang sa kanya. Nang biglang sinabi sa akin nun na, hindi ka nag-iisa. Marami na kayong nakaranas ng ganyan. Ang kwento-kwento, yung narinig mong umiiyak ng babae, tumalun daw yan sa building na to. At hindi pa rin matahimik ang kaluluwa niya. Kaya naghahanap siya ng makakasama niya, yung taong makakaintindi sa kanya. Sige na, umuwi ka na. At huwag ka na ulit magpapaiwan mag-isa sa room niyo. Matapos ang pangyayari na to, dito na ako naniwala sa kwento-kwento nila tungkol sa naririnig at nakikita nila sa school namin. Kaya hindi na ako ulit nagpaiwan mag-isa sa room 406. Pag may naamoy kang sampagita sa paligid mo, umalis ka na. Story Time. Ako si Mark, tubong Cagayan de Oro, at isa akong call center agent. Mahilig akong mag-rides kasi may motor ako. At ang nakakakilabot na kwento ko ay nangyari nitong August ngayong taon lang. Tuwing papasok ako sa trabaho, ang daanan na gusto kong baybayin ay sa may Makapagal Drive, papuntang SMCDO. Dahil tapat nun, ang call center building na pinagtatrabahuan ko. Isang araw, eksaktong 2 a.m. ang alarm ko kasi ang pasok ko ay 3 a.m. Pagkatapos ko magbihis at magprepare, lumabas na ako ng bahay bandang 2:30 a.m. Ng mga oras na to, sinimulan ko na magdrive ng motor ko. Habang binabaybay ko ang Makapagal Drive na medyo paahon sa may parte ng maraming puno ng balete, nakaamoy ako ng halimuyak ng sampagita at bigla akong nakaramdam ng buhok sa may siko ko. Sobrang kinilabutan ako nang maramdaman ko yon. Para bang may nakaangkas na babaeng mahaba ang buhok sa may likuran ng motor ko. Kaya ang ginawa ko, dali-dali akong umarangkada ng matulin at tiniklop ko yung side mirror ko habang paahon yung daan. Nadagdagan pa yung takot ko dahil wala akong ibang kasabay sa kalsada. Pagkaluyo ko sa may mga puno ng balete, nawala naman yung amoy ng halimuyak ng sampagita. Pero hindi ko pa rin inalis ang pagkakatiklop ng side mirror ko kasi natatakot ako sa buhok na nararamdaman ko sa siko ko. Dahil ang naisip ko, parang may umangkas sa akin ng mga oras na to.
Maayos naman ako nakapasok sa trabaho at wala namang nangyari sa aking masama pagkatapos nito. Makalipas ang isang linggo ng karanasan kong to, kinuwento ko yung experience kong yun sa mga kapwa ko riders. Sabi nila, sa mismong Makapagal Drive, sa may parte na may tatlong puno ng balete, doon daw tinatapon ng mga katawan ng mga patay na chinap-chap at nakalagay sa sako. Balitang balita raw to noong 2007 hanggang 2010. At hanggang ngayon, meron pa rin daw nagpaparamdam sa mga puno ng mga balete na yon. Yung iba kong kasamahan, ang karanasan naman nila ay may naaaninag daw silang nakaputing suot na babae na naglalakad-lakad pasado alas 2 o alas 3 ng madaling araw. At yung amoy ng halimuyak ng sampagita tuwing nadadaan ka raw dun, yun daw yung senyales na nasa paligid mo lang daw sila. O di kaya ang mas malala ay umaangkas na raw sa'yo yung mga kaluluwa na yon na naghahanap ng hustisya sa pagkamatay nila. Kaya kapag may naramdaman na kayong kakaiba sa likuran ng motor nyo, ibaba nyo na kagad yung side mirror nyo. Baka kasi mabaling pa ang atensyon nyo sa mga kaluluwang umaangkas sa inyo. Tumingin kang maigi sa dinadaanan mo. Baka may mabangga kang hindi na pala tao. Story time. Ako si Allen. Nangyari ang nakakatakot na karanasan kong to noong 2020 sa campus namin sa Bulacan State University. Hindi pa nagsisimula ang lockdown nito. Ako yung tipo ng tao na hindi talaga naniniwala sa mga espiritu o sa mga sinasabi nilang mga multo. Kaya kapag nakakaramdam yung iba na meron silang nakikitang kaluluwa o elemento o naririnig ng mga iyak o mga bagay na hindi maipaliwanag, pinagtatawanan ko lang sila. Kasi parang ang corny, napaka-OA naman. Pero nagbago ang paniniwala ko nang mangyari sa akin ang karanasan kong ito. Ang schedule ko sa school namin, kapag Tuesday, ang uwi namin ay 7 p.m. Pero maaga kami laging dinidismiss ng prof namin. Kaya ang ginagawa namin, nagpupunta muna kami sa Graceland para kumain o maglaro sa computer shop ng LOL o League of Legends. Nang araw na to, natapos kaming maglaro ng almost 7:30 p.m. Nagsiuwian na yung iba kong kasama. Ako naman, kailangan ko pang pumasok ulit sa campus namin sa BSU para dun dumaan pa uwi dahil sa third gate ako sumasakay. Mabilis akong lumakad pag mag-isa lang ako, yung tipong patakbo na. Medyo umuulan din kasi ng gabing to. Kaya pasilong-silong ako sa mga madadaanan kong corner. Pagpasok ko sa campus namin, sa law building ako dumaan para pumasok ng Rojas Tunnel. Wala na akong mga estudyanteng nakikita ng gabing to. Kaya nakayuko akong tumatakbo. Sa sobrang bilis ko ng pagtakbo, paglabas ko ng Rojas Tunnel, may nasense akong makakasalubong na tao at mukhang mababangga ko yon. Pero sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na nagawang ihinto yung sarili ko. Kaya napapikit na lang ako saglit at hindi ko namamalayan, bigla na lang akong tumumba. Pagtayo ko, tinignan ko yung paligid ko. Walang katao-tao. Ang tanging naririnig ko lang ay yung papalakas na buhos ng ulan. Kaya sabi ko na lang sa sarili ko, baka guni-guni ko lang yon. Hanggang nagpatuloy na ako sa pagtakbo. Nang makarating na ako sa may gilid ng fence, may naririnig akong yapak ng paa. Yung tipong may sumusunod sa akin. Kapag tumakbo ako, tumatakbo din siya. At pag huminto naman ako, humihinto rin siya. Kaya sumilong muna ako sa may Valencia Hall at nagtago sa malalaking posting pa-square nito. Baka kasi may nagpa-prank lang sa akin. Habang nagtatago ako, pinakiramdaman ko muna yung paligid ko. Tumingin ako sa may glass door ng Valencia para makita ko kung sino yung sumusunod sa akin. Pero kinilabutan ako kung may nakita akong nag-reflect na hindi ko ma-explain kung ano yun. Basta nakadress siya na kulay puti. Hindi ko maninag yung mukha niya. Malabo na siya sa paningin ko. Nung makita ko yun, dito na nagtaasan yung mga balahibo ko. At hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Yung tipong nanlalambot na yung mga tuhod ko. Hanggang nagkaroon ako ng lakas ng loob para tumakbo. Sa sobrang bilis, nagkandadapa-dapa na ako. Hanggang makarating ako ng gate 3. At nang palabas na ako sa gate, nakita ako ng mga guard. Halos mangyak-yak na ako sa takot. Tapos nanginginig na ako. At bulol na akong magsalita. Kaya sinamahan na lang ako ng guard na sumakay ng tricycle. Pagsakay ko, sabi ni Kuyang Guard, sinundan ka ba niya? Pagka ganun, magsorry ka kapag nabungkubo sila. Sige na, mag-iingat ka. Tapos umalis na yung tricycle. Mas lalo akong natakot sa sinabi ni Manong Guard. Tapos tinandaan kong maigi yung mukha niya para tanungin siya kung anong ibig sabihin niya sa sinabi niya sa akin kagabi. Kaya pagpasok ko kinabukasan, hinanap ko siya sa isang guard na kasama niya nung gabing yun. Kuya, nasa na yung guard na kasama mo rito kagabi? Ha? Ako na mag-isa rito kagabi. Sino yung kumausap at naghatid sa akin sa tricycle kagabi? Ewan, nakita kita hingal na hingal kagabi. Tapos parang kang nagsasalita mag-isa. Akala ko nga may pinapractice kang drama sa school nyo eh. Basta, may isa kang kasamang guard kagabi. Ba't ba ang kulit mo? Wala nga. Ano bang itsura nun?
Basta halos kasing tangkad ko lang eh. Sandali. Kinuha ni Kuyang Guard yung cellphone niya at may pinakita siya sa aking picture. Siya ba yung nakita mo kagabi? Oo, siya nga. Nasaan na siya? Imposible. Matagal nang patay tong kabady ko. Nanlaki yung mata ko sa sinabi ni Kuya. Dahil imposible yun. Kitang-kita ng dalawang mata ko yung mukha ng gwardya na naghatid sa akin kagabi. Mabait tong kabady ko. Ayaan mo, hindi ka nun sasaktan kapag nakita ka niya ulit. Basta huwag ka na lang maingay sa nangyari para hindi maging katakutan ng iba. Sige na, pumasok ko na. Simula ng araw na to, dito ko na naiintindihan yung mga nakikita ng iba at hindi na rin ako natatawa kapag may nakikita sila. Paano kung sa kondong nirerentahan nyo, may iba rin palang nagrerenta pero hindi nyo nakikita? Story time. Nangyari to nitong October 21, last month lang, dito sa condo dorm namin sa Manila. At ang room namin ay nasa 7th floor na may 3 kwarto at 2 palapag yon. Tapos 6 kaming tumutuloy dito at meron kaming pusa. Bago ang October 21, nagsiuwian ng mga iba kong mga ka-dormmates sa kanya-kanya nilang probinsya. Bali 3 pa kaming naiwan dito, pero yung isa wala sa condo ng araw na to. Bali 2 lang kami ang nandito. Ang alam ko ng mga oras na to, yung isa kong dormmate ay nasa room namin sa 2nd floor at nagbibihis siya para umalis. Ako naman, nagre-review ako sa baba sa may sala kasi meron akong Sunday class. Sa kasagsagan ng pagre-review ko, nagtataka ako ba't ang daming nahuhulog na gamit sa mga mesa ng mga kasama ko. Hindi ko din maiisip ng mga oras na to na yung pusa namin yon kasi katabi ko lang siya. Kaya hindi ko nalang pinansin yon. Pagkatapos ko mag-review, umakyat na ako sa kwarto. Nang nasa kwarto na ako, may naririnig akong yapak sa hagdan na akyat baba. Tapos ang ingay sa baba namin, usog ng usog yung mga upuan. Kaya naisip ko na baka bumaba na yung isang ka-dorm ko. Magkaiba kasi kami ng kwarto eh. Pero nung tumingin ako sa orasan, 5 p.m. na. E 2 p.m. pa yung nagbibihis. Matagal niya namang kumilos. Kaya naisipan kong bumaba para silipin yon at maligo na rin. Nung bumababa na ako ng hagdan, akala ko may tao pa sa sala namin kasi may gumagalaw na upuan. Gulat ako, pagbaba ko, walang tao. Ano yun? San galing yung ingay na yun? Hinayaan ko na lang at binuksan ko na lang lahat ng ilaw namin at dumiretso na ako sa CR. Nung naliligo na ako, akala ko dumating na yung isa naming kadorm kasi may ingay na naman akong naririnig. Mga upo ang ginagalaw. Kaya nagdali-dali akong maligo. Paglabas ko, wala pa rin tao. Kaya medyo kinakabahan na ako ng mga oras na to. Dumiretso na lang ulit ako sa kwarto ko para magbihis. Pagkatapos kong magbihis, sinampay ko yung tuwalya ko sa labas ng kwarto namin. Akala ko ng oras na to, may kasama na talaga ako. Kasi galaw ng galaw yung mga upuan sa baba. Pero ang totoo, yun na lang ang nilagay ko sa isip ko para mawala yung takot ko. Pero alam ko, wala pa rin talaga akong kasama. Kaya nung bumalik ako para mag-review, hindi na ako makapag-focus. Kasi natatakot na ako sa mga naririnig ko. Kaya naisipan ko na lang maghugas ng plato. Pero paraan ko lang to para matapang kong silipin yung baba. Pagbaba ko, wala talagang tao. Kaya tinuloy ko lang yung plano ko. Hinugasan ko yung mga plato. Pero habang naghuhugas na ako, may naririnig akong malakas na boses sa labas ng pinto ng kondo namin. Kaya akala ko yung kadorm ko na. Medyo kinakabahan na ako nito. Pero sinilip ko sa ilalim ng pinto namin. Kaso wala akong nakitang paa ng tao. Kaya hinayaan ko lang ulit yon dahil baka napapraning lang ako. Nung tinuloy ko na yung paghuhugas ko, biglang may bumulong sa akin ng BIM! Parang tinatawag ako at medyo malakas yon. Kaya nagulat ako. Akala ko may tao na. Paglingon ko sa gulat, wala akong nakitang bakas ng tao sa likuran ko. Nakita ko na lang yung pusa namin tumingin sa akin sa gulat. Nang wala akong makitang tao, dito ko na hindi kayang magpanggap. Dali-dali kong binuksan yung pinto ng kondo namin. Hindi ko na tinapos yung hugasin ko. Tapos tumambay ako sa labas ng pinto na halos mangyak-yak na sa nangyayari sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggang naisipan kong bumaba muna at pumunta na lang ng 7-Eleven. Tapos bumili na lang muna ako ng kahit ano doon. Matapos akong huminga saglit sa 7-Eleven, umakyat na ako ng 7th floor. Nang malapit na ako sa pinto ng kondo namin, naririnig ko yung pusa namin sa loob na nag-iingay. Pero yung ingay na yon, para siyang may kalaro. Mas lalo kong kinabahan.
Kaya dahan-dahan ko lang binuksan yung pinto namin. Hanggang sa nakita ko yon, nakita ko siya na naglalambing sa hangin. Tapos nakatingin lang siya sa taas. Saka na lang siya tumigil nung nakita niya na ako. Tumaas na yung balahibo ko sa mga naririnig at nakikita ko. Kaya dumiretso na lang ako sa kwarto at hinayaan ko na lang yun. Pagkalipas ng isang araw, Lunes, October 23, dumating na yung mga kasama ko sa dorm namin. Tapos na ikwento ko sa kanila yung nangyari sa akin, pati yung babaeng tumawag sa pangalan ko. Bago mangyari ang karanasan kong to, na unang may naranasan yung kadorm ko rito, mag-isa lang daw siya ng gabing yun. At habang kumakanta raw siya, may sumasabay daw na boses sa pagkanta niya sa loob ng sarado na CR. Akala niya raw, ako lang yon. Dahil kaboses ko raw yung babaeng sumasabay sa kanya. Nakita niya na alas 12 na. At naisip niya na tulog na kaming lahat ng ganung oras. Nung kinuwento niya sa amin to, hindi kami kagad naniwala. Kasi ang alam lang namin, lalaki lang yung nagpaparamdam sa amin. Hanggang nangyari nga sa akin ang karanasan ko sa babaeng yon. Nung nakaraang buwan daw, pinicture ng isa naming kasama yung pusa namin. Tapos sinend niya sa GC namin. Nung una, akala lang namin normal na picture lang. Pero nung tinignan namin ng maigi, parang may maliit na kung ano sa likuran niya. Pagmasdan yung maigi, hindi namin alam kung ano to. Pero naisip ko na baka ito yung entity na kalaro niya nung mag-isa lang siya. Hanggang kinuwento ko sa staff ng condo yung nangyari sa akin at sa mga nagpaparamdam sa amin, sinabi na lang sa akin nun sa chat na... Huwag ka nang sumilip sa bintana nyo ng hating gabi dahil baka may makita kang babaeng putol ang kalahating katawan. Pento ng lola ng isa sa mga dalagita, nakikita ng umano'y manananggal sa bubong isang bahay ang kanyang apo at kasama nito. Ako si Joy. Nangyari ang kwento na to noong 2018 sa probinsya namin sa Leyte. Doon pa kami nakatira noon. Tapos nung panahon na to, may kapitbahay kaming buntis na 7 months pa lang. Ang pagkakatanda ko, January 16 yon. Dahil yun yung araw na nag-birthday yung tito ko. Medyo malayo-layo yung bahay nila sa amin. Kaya si Papa lang ang pumunta. Tapos kami lang ng kapatid ko ang naiwan sa bahay ng oras na to. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, umuwi na rin si Papa. Pero lasing na lasing yon. Kaya doon na siya bumagsak at nakatulog na sa balkonahin namin. Mga around 10 PM na makita namin siya na di niya na nakayanang pumasok pa ng bahay. Kaya ang ginawa namin, pinagtulungan namin siya ng kapatid ko na ipasok sa loob ng bahay. Pagkatapos nito, hindi pa kami makatulog ng kapatid ko. Kaya naisipan namin magkaraoke lang sa phone kahit walang mic. Oh, nga pala, hindi nga pala tayo. Hanggang dito lang ako, nangyarap na mapasayo. Nakagawian na kasi namin kumanta-kanta. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, dito na namin naisipang matulog. Pero nagtataka kami kasi ng mga oras na to, grabe yung tahol ng mga aso namin at ng mga aso ng kapitbahay namin. Para bang may tinatahulan silang kung ano sa labas. Pero hinayaan ko lang yon dahil baka kung ano lang. Kaya sinarado na namin lahat ng pinto at bintana at pumasok na kami ng kwarto. Pero habang nakahiga na ako, hindi ako makatulog dahil grabe na talaga ang tahol ng mga aso. Kaya bumalik ako sa may kusina namin para silipin sa may bintana kung ano ba yung tinatahulan nila. Pagkasilip ko, bulat na bulat ako sa nakita ko. Babaeng putol ang katawan at may pakpak. Napakalaking pakpak. Dito ko naisip na mukhang ito yung sinasabi nilang manananggal. Tapos bigla na lang yun pumunta sa may bubungan ng kapitbahay naming buntis. Kitang kita ko yun dahil maliwanag pa ang buwan ng gabing to. Dali-dali akong bumalik ng kwarto at nagdasal ako ng nagdasal. Tapos tinanong ako ng kapatid ko kung ano yung nakita ko sa labas. Pero hindi ko kagad sinabi sa kanya. At paglipas lang ng mga kalahating oras, biglang sumigaw yung nanay ng kapitbahay naming buntis. Humihingi ng tulong. Kaya dali-dali kami naglakas loob lumabas ng kapatid ko at pinuntahan namin yon. Pagdating namin doon, nandun na rin yung iba naming kapitbahay. Pagsilip namin sa bahay nila, ang daming dugo. Dito ko na sinabi sa kanila yung nakita ko. May nakita akong babaeng may pakpak. Nakalahati lang yung katawan. Mukhang siya ang may kagagawan niyan.
Nakita ko rin yun. Hindi na nga lang ako gumawa ng aksyon dahil natakot ako sa itsura at laki nun. Kanina nung pauwi na ako rito, may nadaanan kaming putol na katawan ng tao. Hindi na namin nilapitan yun dahil natakot kami. Baka yun yung kalahating katawan ng manananggal na yun. Mabuti na lang na aksyonan kaagad ang nanay niya at nagising sila kaagad. At buti rin, hindi nakuha yung batang pinagbubuntis niya at nadala siya kaagad sa ospital. Matapos pumutok ang balitang to sa lugar namin, lagi nang naka-alerto ang mga taga-barangay. Tapos ang bawat bahay, nagsasabit na rin sila ng mga bawang at nagsasaboy ng mga asin para hindi na maulit ang pangyayaring to. Huwag kang maglilibing sa lupa ng bahay nyo. Baka may mabuksan kang lagusan ng mga engkanto. Story time. Ako nga pala si Awi. Nakatira ako sa Cebu City taong 2005. Nang panahon na to, 17 years old pa lang ako. At sa taong ding ito, nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko makakalimutan. College student pa ako ng taon na to. At habang nag-aaral ako, nagpa-part-time ako sa Jollibee para masuportahan ang pag-aaral ko at ang mga pangangailangan ko dahil hindi sapat ang kinikita ng mga magulang namin. Isang araw, 11 PM, pauwi ako nito galing sa part-time ko sa Jollibee at ng mga oras na to, tulog na ang pamilya ko. Pagdating ko ng bahay, dahan-dahan akong pumasok ng bahay para hindi ako makagawa ng ingay at hindi ko na sila magising. Pagpasok ko, bigla akong napahinto at napatitig ako nang may makita akong anino sa may kusina namin. Patay ang ilaw sa kusina namin ng mga oras na to. Kaya naisip ko na si tatay lang to. Kaya tinanong ko siya, "Di ka patulog, tay? Anong oras na?" Pero wala siyang kibo at hindi siya gumagalaw. Para bang nakatulala siya at may tinitingnan dun sa may labas ng bintana ng kusina namin. Inisip ko na lang na baka puyat at pagod siya galing sa trabaho. Kaya binaliwala ako na lang yun at dumiretso na ako ng akit sa kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko, patay pa ang ilaw nito. Nang biglang bumungad sa akin yung aninong nakita ko sa baba na akala ko si tatay. Walang mukha yun at nakatayo lang siya. Kaya dali-dali kong binuksan yung ilaw. Pagbukas ko, walang tao, pero kitang-kita ko na may anino sa harap ko. Nasisinagan yun ng liwanag mula sa labas ng kwarto ko. Kaya sigurado ako sa nakita ko. Pagkita ko na walang tao, dali-dali akong bumaba para silipin yung nakita ko kanina sa kusina. Pagbaba ko, wala na yung aninong nakita ko na akala ko si tatay. Kaya dali-dali akong umakyat ng kwarto at nagdasal ako bago matulog dahil mukhang hindi si tatay yung nakita ko. Nakatulog naman ako ng maayos ng gabing to dahil na rin siguro sa puyat at pagod sa part-time ko. Meron nga pala akong nakababatang kapatid at ang pangalan niya ay EJ at 2 taong gulang pa lang siya ng taon na to. Kaya natutulog siya palagi katabi nila nanay at tatay. Isang araw, nagbakasyon ng nanay at iba kong kapatid at kami lang naiwan ni tatay at ni EJ sa bahay namin. Dahil parehas kaming may trabaho ni tatay at busy din ako sa pag-aaral. Si EJ, palit-palitan lang kami ni Papa na nagbabantay. Makalipas ang 4 na araw nang pananatili naming 3 lang kami sa bahay, dito ko na ulit nakita at naranasan yung itim na parang anino na yon. Nung matutulog na ako ng mga 11:30 PM, galing pa ako nito sa part-time ko. At sila tatay at EJ naman ay sa sala raw matutulog dahil nililibang niya yung kapatid ko sa panunood ng cartoon sa TV. Pero pagpatak ng eksaktong 12:43 ng hating gabi, ito yung oras na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Bigla akong nagising dahil sa sigaw ng tatay ko. "Umalis kang demonyo ka! Layuan niyo kami! In the nomine, principio, tibire!" At biglang nagbanggit yun ng Latin na hindi ko maintindihan. Dali-dali akong bumaba para tanungin si tatay kung anong nangyayari. "Tay, ano nangyayari? Sino sinisigawan niyo dyan?" "Si EJ, muntik na siyang makuha ng diiwan na ito. Buhat-buhat na siya ng taong itim na parang anino at walang mukha yung mga yun. At dali-dali yung tumakbo mapunta doon sa kasama niya na nag-aabang na parang lookout. Buti na lang nagising ako at minitawan nila si EJ. Pagbitaw nila kay EJ, agad ako lumapit sa kapatid mo. Tinignan pa ako ng masama ng mga yon bago sila tuluyang nawala." Dito na nagtaasan ang mga balahibo ko. Naalala ko bigla yung nakita kong anino na wala rin mukha na nakatayo lang sa kusina namin. "Diingon na to? Bukas ko na lang ipapaliwanag sa'yo, anak. Matulog na tayo." Matapos ang pangyayaring to, sa kwarto na lang natulog sila tatay at EJ. Kinabukasan, pag uwi ko ulit galing sa part-time job ko, nakita ko na nakauwi na pala sila nanay at ang iba kong kapatid galing sa bakasyon nila. At nagulat ako dahil may ibang tao sa bahay namin. Pagkita ko dun, pinsan pala ni nanay na isang psychic. Sila yung malakas ang pakiramdam at bukas ang mga mata at kaisipan nila sa ibang dimensyon na hindi basta-basta nakikita nating mga normal na tao. Kaya pala siya nandito dahil naikwento na pala ni tatay yung nangyari sa amin kagabi kay nanay. Kaya si nanay, tinawagan niya kagad yung pinsan niya
para alamin ang nangyayari sa bahay namin at kung ilang diingon na to ang nasa bahay namin at bakit sila labas-masok sa bahay namin gabi-gabi. Matapos niyang dasalan, pakiramdaman at hagisan ng kung ano-ano ang bahay namin, ang sabi na lang nun sa amin, may nakasira ng lock ng lagusan nila. Kaya nagagawa nilang makalabas-masok sa lugar nila papunta sa mundo natin. At dito sa bahay nyo, matagal na silang nakakulong sa lugar na to. Ang nakikita ko pa, kinulong sila sa balon na nasa ilalim ng lupang to kung saan nakatirik ang bahay nyo. Matagal na rin tong nasara, pero nabuksan to dahil sa isang batang sanggol na inilibing nyo rito sa ilalim ng lupa ng bahay nyo. Gusto nilang kunin ang berhen mong anak na babae at ang isang inosenteng bata. Halos hindi siya makahinga habang sinasabi sa amin ang tungkol sa lahat ng nakita niya, pero nagdasal siya sa ibang lengguwahe para mapakalma niya ang sarili niya. Matapos to, binless niya yung bahay namin at sinarado niya na rin yung lagusan ng mga diungon nato gamit ang mahiwagang bato na suot niya. Simula nun, hindi na mabigat ang pakiramdam namin dito sa bahay. Nagulat kaming lahat dahil sa paranormal experience na nangyari sa pamilya namin na hindi ko akalain na mararanasan ko to dahil hindi ako naniniwala sa mga multo o kahit anong elemento. Pero nung makaalis na yung pinsan ni nanay, tinanong ko si tatay ko ano ang diingon nato. Ang sabi nun sa akin, ibang uri sila ng engkanto. Para bang kaluluwang galing purgatorio na nahulog sa impyerno. May ganun pala? Pero sino yung tinutukoy niyang batang inilibing niyo rito sa ilalim ng bahay natin? Yung dapat na kuya mo yon, nakuna ng nanay mo noon. Kaya naisipan namin dito na lang siya ilibing sa ilalim ng bahay para lagi natin siya kasama. Pero hindi namin akalain na magiging daan pala yun para mabuksan ang lagusan ng mga masasamang kaluluwa ng mga engkanto. Mabuti na lang na naisara na ang lagusan nila. Kung hindi, baka pa ulit-ulit nilang tangkain na kunin ng kapatid ko at dalhin sa mundo ng mga diingon na to. Pag may naamoy kang sampagita sa paligid mo, umalis ka na. Story time. Ako si Mark, tubong Cagayan de Oro, at isa akong call center agent. Mahilig akong mag-rides kasi may motor ako. At ang nakakakilabot na kwento ko ay nangyari nitong August ngayong taon lang. Tuwing papasok ako sa trabaho, ang daanan na gusto kong baybayin ay sa may Makapagal Drive, papuntang SMCDO. Dahil tapat nun, ang call center building na pinagtatrabahuan ko. Isang araw, eksaktong 2 a.m. ang alarm ko kasi ang pasok ko ay 3 a.m. Pagkatapos ko magbihis at magprepare, lumabas na ako ng bahay bandang 2:30 a.m. Ng mga oras na to, sinimulan ko na magdrive ng motor ko. Habang binabaybay ko ang Makapagal Drive na medyo paahon sa may parte ng maraming puno ng balete, nakaamoy ako ng halimuyak ng sampagita at bigla akong nakaramdam ng buhok sa may siko ko. Sobrang kinilabutan ako nang maramdaman ko yon. Para bang may nakaangkas na babaeng mahaba ang buhok sa may likuran ng motor ko. Kaya ang ginawa ko, dali-dali akong umarangkada ng matulin at tiniklop ko yung side mirror ko habang paahon yung daan. Nadagdagan pa yung takot ko dahil wala akong ibang kasabay sa kalsada. Pagkaluyo ko sa may mga puno ng balete, nawala naman yung amoy ng halimuyak ng sampagita. Pero hindi ko pa rin inalis ang pagkakatiklop ng side mirror ko kasi natatakot ako sa buhok na nararamdaman ko sa siko ko. Dahil ang naisip ko, parang may umangkas sa akin ng mga oras na to. Maayos naman ako nakapasok sa trabaho at wala namang nangyari sa akin masama pagkatapos nito. Makalipas ang isang linggo ng karanasan kong to, kinuwento ko yung experience kong yun sa mga kapwa ko riders. Sabi nila, sa mismong Makapagal Drive, sa may parte na may 3 puno ng balete, doon daw tinatapon ng mga katawan ng mga patay na chinap-chap at nakalagay sa sako. Balitang balita raw to noong 2007 hanggang 2010. At hanggang ngayon, meron pa rin daw nagpaparamdam sa mga puno ng mga balete na yon. Yung iba kong kasamahan, ang karanasan naman nila ay may naaaninag daw silang nakaputing suot na babae na naglalakad-lakad pasado alas 2 o alas 3 ng madaling araw. At yung amoy ng halimuyak ng sampagita tuwing nadadaan ka raw dun, yun daw yung senyales na nasa paligid mo lang daw sila. O di kaya ang mas malala ay umaangkas na raw sa'yo yung mga kaluluwa na yon na naghahanap ng hustisya sa pagkamatay nila. Kaya kapag may naramdaman na kayong kakaiba sa likuran ng motor nyo, ibaba nyo na kagad yung side mirror nyo. Baka kasi mabaling pa ang atensyon nyo sa mga kaluluwang umaangkas sa inyo.